First of all, nag-invest ka na ng feeling sa kanya, naging attached ka na, and mahal mo, di ba? So, talagang malasaktan ka kapag nawala kayo. So, mahal mo pa nga. Aww. Para sa akin, hindi ako mag-broken heart. If mutual decision. Dahil nirespect ko rin naman yung opinion niya. At the same time, kung doon siya sasaya, edi go. Weh, totoo ba yan? Sobrang magiging broken hearted ako kung mawawala yung taong mahal ko. Kasi isipin mo sa bawat araw-araw okasyon na dapat magkasama kayo. So, wala nang kayo? Aww. Hindi po ako mag-broken hearted. Dapat mas mahal po natin yung sarili natin bago po tayo magmahal ng ibang tao. Matuto rin tayong tumanggap ng pangyayari. Matuto rin tayong mag-let go and acceptance, syempre. Hashtag self-love! Yahoo! Of course, masasaktan ako pag nawala yung taong mahal ko. Kasi yung tao na yun ay importante sa akin. We've been through a lot, we made a lot of memories. Saka mahal ko yun. Asya, mahal ka pa ba? Aww. No, hindi ako mabro-broken hearted. Kasi if you love yourself more than anyone else, mas ipifix mo yung sakit na nararamdaman mo kaysa magpakulog mo ka sa nakaraan mo. Sana all strong like ate! Yahoo! Most definitely po malulungkot. Kasi lalo na po kapag, kunwari, nakapagbuo na kami ng sarili namin mga pangarap, lalo na in the future, and mga plans namin about sa buhay. So, ano na nga ang plano? Mag-broken hearted ako dahil tao pa rin naman ako at nasasaktan. Pero magsisilbing lesson sa akin yun at syempre, move on pa rin sa buhay. Move on daw, oh. Kaya mo ba? But personally, sa aking experience, naranasan ko siya. Namatay siya eh. So, syempre, saktan ka. Pero eventually, iniisip ko, kung kayo talaga eh. So, baka nung time na yun, hindi kami para sa isa't isa. Hashtag, life is short. Oo, malungkot, nakaka-depress. Pero hanggat kasama natin ang mga mahal natin sa buhay, find time para makasama natin sila. At sabihin natin sa kanila kung gano'n natin sila kamahal. Dahil sa buhay, walang rewind. Iba-iba talaga ang naging opinion ng ating mga kada sa usapin yan. Pero ang totoo, meron po talagang nag-e-exist na medical condition called broken heart syndrome. At para mas maliwanagan tayo sa medical condition na yan, ay makakasama natin si Doc Naisa Palileo na isang cardiologist mula sa De Los Santos Medical Center. Kaya let's welcome her here on Kada Umaga. Good morning, Doc Naisa! Kumusta ang puso? Happy ang puso. Happy ang puso. Yun ba ang muna mong tinatanong sa mga patients mo, Doc? Kumusta ang puso? Dapat. So, Doc, ano po itong broken heart syndrome? Totoo? Totoo ang broken heart syndrome. So, sige, ang orientation ko muna, nagsabihin, medically may term siya. Ang broken heart syndrome ay tawag din sa kanya ay takot subo, cardiomyopathy, or stress cardiomyopathy. Okay? Ulitin lang natin, Doc, ha? Takot subo. It is a Japanese word. It's a Japanese term. Ang meaning ng takot subo in Japanese, it's a trap for octopus. So, yung trap na octopus, so imagine niyo yung head ng octopus, it's rounded sa taas, tapos narrow yung neck niya. So, kasi ganun din yung nagiging effect dun sa heart, ganun din yung parang nagiging itsura. Kaya yun yung coined na term. Sabihin ko, yun yung pangalan nung cardiomyopathy na yun, or yung mas kilala natin as broken heart syndrome. Okay. So anong nangyayari? Yung pasyente na nakaranas ng isang stressful na event sa buhay niya, nagkakaroon siya ng pananinikip ng dibdib, mga pagbilis ng tibok ng puso, minsan nahihirapan huminga. So, yun yung mga nararanasan ng isang pasyenteng may broken heart syndrome. Doc, may tanong ako. Mm-hmm. Kasi, di ba, paano natin siya i-distinguish sa mga ibang health conditions? Mm-hmm. Does the patient need to go through a psychological
exam first. Kasi nga, syempre, yung iba, hindi naman nag-open up na yun yung nangyari sa kanila. And then biglang, let's say there's a heart failure or even a different problem sa health nila na hindi nila alam na heartbroken syndrome pala ito. Ah, okay. So, actually, bago i-refer syempre sa ibang mga doktor yung mga pasyente na nakaranas ng paninikip ng dibdib, mas maganda sa isang cardiologist sila magpatingin. Bakit? Kasi isa-isahin namin yan i-evaluate kung ano yung mga una, ano yung risk factor nila, ano yung mga iba nilang sakit. Pangalawa, syempre, meron kaming mga i-recommenda ng mga test like ECG, syempre, yung mga makita yung tracing sa heart. Tapos, yung ultrasound ng puso. Yan, para makita namin kung, yun nga, kasi nga, katulad ng term na cardiomyopathy ay mahinang puso. Mm-hmm. So, mahina yung pag-function niya, pag-pump niya. So, makikita din namin yun sa 2D echo. So, nagko-connect talaga yun, Doc. From being emotional, tas mentally, nagiging psychological, naapektuhan na yun. Ganun ba siya? Oo, kasi hindi naman sa psychological. Ang nangyayari kasi... Physiological. Physiological. Sorry. Tama, ma'am. So, ang usual kasi na nangyayari pag merong cardiomyopathy nga, I mean, for... na exacto about this topic na takotsubo or stress cardiomyopathy, yung stress hormones biglang sobrang tumataas during that life event. Yun, kanyari na may namatay sa pamilya mo, biglang nawalan ka ng trabaho, mga ganun, yung mga anything na ganun ka-stressful, life-changing events, diba? Biglang nagsusurge, biglang tumataas yung stress hormones. So, yung stress hormones na yon, na yun yung nakaka-apekto dun sa puso. Yun yung nagkukos ng paghihina sa puso. Yun. Meron nga tayong mga napapansin, Doc, no? Sa mag-asawa. Halimbawa, ang one of them na unang nawala, namatay. Mm-hmm. And then, parang a few months lang. Mm-hmm. Mababalitaan din namin na pareho sila na ngayon. Next na pala yung kasunod. Yun, parang dahilan ba yun ng broken heart syndrome? Maaari siyang nakaka-experience ng broken heart syndrome or cardiomyopathy. Yan. Kasi nga, pwede pong humina yung pagtibok ng puso niya. Pwede humina yung function ng puso niya. Although, syempre, hindi naman natin agad masasabi na yun talaga yung cause. Kasi nga, usually, kailangan naman, may mga work up. Yun ang tanong ko kanina, kung paano natin i-distinguish yung sakit ng isang tao. If it's connected po talaga doon sa mga pagsubok niya sa buhay or something. Uh-oh. Pero Doc, ito ah, sino ang nang mga high risk na usually makakaroon nito? Okay, sa base sa mga pag-aaral, yung mga high risk na pasyente ay usually mga postmenopausal women. Wala kasi tayo sa Pilipinas na data. Sa United States yung karamihan ng data. Nasa 90% ng pasyenteng nagkaroon ng takotsubo or ng stress cardiomyopathy, puro postmenopausal. So mga 58 years old to 75 years old. Yung exact na mekanismo, hindi pa alam, pero sinasabi na related sa pagkawalan ng estrogen sa katawan. So, Doc, kadalasan babae lang? Kadalasan babae. Pero pwede din siyang mangyari sa mga lalaki. Like, may isa namang study, although ginawa sa Japan, mga lalaki naman yung nagkakaroon ng takotsubo cardiomyopathy or stress cardiomyopathy. Okay. Yung iba namang pasyente, actually, yung mga pasyenteng may mga... depression talaga, yes, yung talagang diagnosed na may depression. Yung iba naman is genetics. May nakita din silang findings na genetic related. Yes, and mga pasyenteng na matataas yung cholesterol, yung may iba din talagang heart problems din. Kanina nasabi mo, Doc, no, nabanggit mo yung paninikip ng dibdib. So ano pa ba yung ibang signs and symptoms na meron ka nitong broken heart syndrome? So, yun, katulad nga nung sinabi ko, yung mararamdaman mo kasi yung parang usual activity mo na kayang-kaya mong ginagawa, biglang makaramdam ka na ng hingal, parang ang bilis-bilis mo nang mapagod sa usual mo lang na activity na kaya mo namang gawin dati. Yun yung isa sa mga signs aside from yung mga sakit ng dibdib. Yung iba naman, nagkakaroon ng pagkahilo, yung iba parang nahihimatay.
Yan. Tapos yung talagang nasa, kumbaga, malalang-malala na, since cardiomyopathy siya, yung bumabaksak na yung blood pressure, yun, yung mga ganun na, nasa, parang nasa worst end na siya nung, ano, nung ito, syndrome. Ito, Doc, kapag yung isang tao ay na-recover naman dito, pwede ba siyang makakaroon ito ulit? Ulit. May recurrence ba ito? Okay. So, merong chance of recurrence. Sa studies naman din, nakikita nila na 10 to 20% nagkakaroon ulit ng recurrence after mga 4 to 5 years din. So 4 to 5 years. Yes. So, iksabihin, kung nagkaroon ka na ngayon and then parang you have another event na ganun, you can have it again. Paano to, paano po mag-avoid ng ganito? How do you iwasan? Yeah, iwasan natin? Okay, medyo... Kaya ba siyang maiwasan? Oo nga, kaya ba? Medyo mahirap na iwasan talaga kasi sabi ko nga, lahat tayo nakakaranas ng stress at at some... Yun nga lang po kapag broken-hearted ka kasi connected eh. Halimbawa, lahat naman tayo na broken-heart, no? Parang pag nasaktan tayo sa pag-ibig, pumapasok na din yung malungkot ka. Pag malungkot ka, hindi ka kakain. Tapos, yung iba naman, minsan hinahanap mo comfort food. Oh, eh, yung comfort food mo, hindi healthy. Hindi healthy. So, nandun na siya, no? Nawawala ka rin sa routine, di ba? At nawawala rin yung mental mo. I mean, your emotion is very affected. So, yun, ang advice lang usually, since we cannot avoid the stress, sabihin natin maiwasan, is yung i-manage. Sabihin, kunyari, nagkaroon ka na ng gito at ayaw mo magkaroon ulit, gumawa ka na ng paraan, mag-meditate ka, gawa ka ng stress management techniques, mag-consult ka. Doon papasok siguro yung mga psychiatrists, psychologists to help you manage your ano your stress. And then, kasama din syempre yung pagkakaroon ng healthy lifestyle. Sabihin, kasama naman yun sa pangkalahatan na pangkalusugan ng puso, yung eat healthily, maging active ka, yun. Yun mga... Dok, kapag nagkaroon ka nitong broken heart syndrome, gaano kababa ang chance na makasurvive ka? Or gaano kataas? Okay. Percentage? Mas mataas na porsyento ang nakakasurvive. Ibig sabihin, kadalasan mild lang ang mga symptoms nila. Okay. Okay. Pero pag nandun ka na sa point nga sinabi ko na nandun ka sa critical na yung case mo is hindi na ganun ka ganda. Kasi pwede yun eh. Dalawa kasi siya. Pwedeng maging mild lang yung symptoms mo, pwedeng severe. How can we differentiate the mild and severe? How do we distinguish them? Yung mild symptoms, yung magagawa mo pa rin naman yung mga kadalasan mong ginagawa. Kaya lang, yung napapansin mo nga lang na medyo may konti ka ng sumasakit ng dibdib mo, ganyan. Hindi, kumbaga, hindi nalilimit yung ginagawa mo. Pag severe, nagkakaroon ka na ng instability. Ibig sabihin, hingal na hingal ka na, hindi ka na makahinga ng maayos, yung baksak na yung oxygen mo, and then your blood pressure din, baksak na yun. Pag ganun yung case na, of course, you need to be confined. Kasi kailangan mo nang mapunta sa ospital. Tapos may treatment yan, Doc, para sa mga nararanasan ng ganito. Ano ba to? May maintenance ba? Paano po? Yes. So, ang nangyayari, pag once na na-diagnose ka na nga, yun nga, ang sinabi kong way of diagnosis, yung by ECG, by to the echo, yung ibang pasyente po nag-undergo pa ng angiogram. Angiogram po is yung pagsilip sa mga ugat ng puso kasi nga, nami-mistaken siya for heart attack. Yun siya. Kasi halos same, Doc, eh. Nami-mistaken siya for heart attack. Kasi nga, minsan tumating yung patient, parang ECG niya, sabihin, same sa pasyenteng may heart attack. So, ang nangyari, ang ginagawa is pinapasilip nga yung mga ugat. So, sabihin, pag walang blockage dun sa ugat, sa puso, ibig sabihin, it's a cardiomyopathy, it's not a heart attack. Oh, yun ang difference. Yun yung ano. Yun, hindi ko pala nabanggit. That's what yun yung kanina ko na, yun yung difference. So, kasi ang dami rin sakit sa puso correct. Eh, diba? So, yun yung difference. Pag walang blockage dun sa veins, sa ugat. Sa arteries, yes. Yun. Then you can actually consider yung sinasabi natin na broken heart syndrome. Doc, ito na lang. Ano na lang mensahe mo sa mga kada natin para maiwasan? Kasi kaya naman itong iwasan eh. Alam ko na, huwag na maging love. Uy, hindi pwede. Inspiration yun. Pero hindi na po kayo masaktan. De, joke lang, Doc. Sige nga, go ahead. Okay. Ito ang mensahe ko kasi para mahirap kasi sabihin na yung nararamdaman mo is just
emotional. Mm-hmm. So, ang gusto kong ipahiwatig lagi is pag may nararamdaman talaga kayo na nasakit sa dibdib, na physical sakit sa dibdib, and ang mga simptomas na hindi nyo naman naranasan before, like hingal, pagkahilo, yung mga pagkabog ng dibdib, consult sa isang cardiologist, sa isang doktor, para mas makita nila, ma-evaluate nila kung ayan bang nararamdaman mo ay talagang problema sa puso o problema emosyonal lang. Mm-hmm. So, kailangan magpa-consult. Saan ba kayo pwedeng ma-contact, Dok? Para yung mga kada natin dyan na nakakaranas na ay makapag-consult na. Makapag-move on. Makapag-move on na. So, pwede niyo po akong ma-contact sa De Los Santos Medical Center. Ay, meron po akong clinic, room 714, every Mondays and every Saturdays sa 3 to 5 p.m. Yun. And meron din kayong mga packages and services. Yes, we have packages sa De Los Santos Medical Center because we are parang heart friendly center. So meron kaming mga meron kaming heart healthy packages. Yan yung mga labs. So yun yung mga usually chine-check, yung mga cholesterol nyo, yung mga sugar, diabetic ka ba? Yan kasi yung mga related sa heart. And then we also have yung coronary angiogram package. Yung sinabi ko nga katulad kanina, kung para makita natin kung talaga bang barayan or hindi. Mm-hmm. Yun. And yung kung meron man, yan, meron din po kaming available sa De Los Santos na CABG or coronary artery bypass graft. So kung sakali naman yun, sa heart attack naman yun, kung meron kang bara, yan. Importante bypass po ito, Doc, mm-hmm. no? Lalo po sa mga parents mm-hmm. or yung mga, di ba, na lagi silang busy at minsan mm-hmm. hindi sila nakapag-check out, check-up, mm-hmm. kumbaga, every yes. year, di ba? Hindi dapat gagawin yun. Gaano ba kadalas dapat po? So, sa mga pasyente na, kumbaga, kasi depende yan, kung may mga talagang may mga sakit na yung pasyente, advisable is every 3 to 6 months, yan, magpa-routine check-up. Pero kung wala naman, kunyari gusto mo lang talagang magpa-executive check-up, mm-hmm. and yung, lalo na sa mga mas babatang mga pasyente, yun, kahit yearly. So, you know, executive mm-hmm. check-up natin ng parents natin. Yes. Thank you so much, okay, Doc Nysa, for being with us this morning. Thank you, of course, for educating us with this broken heart syndrome, mga kada. Hi, mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.